Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Dito po sa bidyong ito, ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang bigat ng bakal bawat metro at saka bawat pie po, or yung weight ng bars per meter at saka per foot. Yan po yung step by step na pag-uusapan natin, no? Kasi hindi lang po dapat yung alam natin, no, yung iba't ibang haba ng bakal, iba't ibang diameter ng bakal. Meron po ako mga videos niyan, no, panoorin niyo rin po. Kailangan alam din po natin, no, yung bigat ng bakal, bawat pie or bawat foot, at saka yung bigat ng bakal bawat metro. Dito po sa bidyong ito, tatalakayin po natin yung topic na yan, no? Meron po akong dalawang formula na napaka-importante na i-share sa inyo. Kailangan na alamin po natin yon para hindi na po tayo mamroblema. Kahit na po ano po yung haba ng bakal, mapaput po or mapameter, kahit iba-iba po yung diameter ng bakal na yan, alam po natin kung ano po yung bigat, no? Step by step po nating pag-uusapan sa bidyong ito. Kaya lang, bago po natin na pag-usapan, no? Bali, pakipindot lang po pala, no, yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, no, pakisubscribe na lang po. Pakipindot po yung notification bell kung may time po kayo. Pakishare po itong bidyong ito. Ang Matt ni Kuya channel po, meron pong playlist videos yan. Lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost. Meron din po akong project management, yung mga bar chart, per CPM, S-curve, na, at iba pa, para hindi po malugi, madelay yung project, all shapes, tsaka all videos. Maraming salamat po. Okay, umpisahan na po natin yung sinasabi kong napaka-importanting mga formula. Na? Yung pong d squared divided by 162, at saka yung d squared divided by 533. Kailangan malaman po natin yung dalawang formulang ito kung nasa construction po tayo, no? Or kung estimator po tayo, lalo na sa bakal, no? Step by step po nating pag-uusapan yan. Umpisahan po natin dito sa d squared muna divided by 162 para sa bigat ng bakal yan per meter. Bali, ito pong bigat ng bakal per meter, gagamitin po natin yung d squared divided by 162. Pag sinabi pong d squared, diameter square po yan, no? Kung ang diameter po ng bakal natin, 25 mm diameter, bali, ang formula po natin, no? D squared divided by 162, yung 25 squared divided by 162. Yan po yung diameter natin, 25 mm diameter. Yung 25 square bali, 625 po yun, no? Kasi 25 times 25 divided by 162. Ang answer po natin, 3.858 kilograms per meter. So, ibig sabihin, mako-compute po natin yung bigat ng bakal ng 25 mm diameter, no? Kung gagamit po tayo ng d square divided by 162. Per meter po yan, no? Kung 10 mm po, 10 square divided by 162. Kung 16 mm po, 16 square divided by 162. Ganun lang po, no? Napakadali pong gamitin. Okay, puntahan naman po natin yung susunod na formula. Ito yung d square divided by 533. Para sa bigat ng bakal yan per foot, no? Bali, kung 25 mm diameter din po yung gagamitin nating sample, bali, magiging 25 square yan divided by 533 naman, no? Bali, yung 25 square, bali, 25 times 25 po yan, no? Bali, magiging 625 po yan divided by 533. Ang magiging answer po, no, pag dinivide yung 625 sa 533, 1.173 kilograms per foot na po. Ayan, no? So, ibig sabihin, nakuha po yung bigat ng bakal bawat pie or per foot, no? Basta per foot po, d squared divided by 533, no?
basta naman per meter, d squared divided by 162. Ganun lang po, no? Kailangan pong malaman natin yung dalawang formula na yan. Napakalaking tulong po, lalo na sa bakal. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.